guys, nakikita nyo ba yung bumibilog na color brown na yan? Ano yan guys dito sa amin? Bubuyog yan guys. Pero sa Bisaya, ang pangalan niyan ay tamubuan. Kung hindi ko yan napansin kanina, ay naku, talagang mamamaga naman ang aking mukha sa kagat niyang tamubuan na yan. Napaka masakit yan guys pag yan ang kumagat sa mukha natin yan. Yan guys. Tapos, pag kumagat yan sa atin, ang piliin niya yung mukha talaga natin o kaya yung malapit sa ating mata. Kaya minsan yung mukha ko namamaga sa kagat nila kasi hindi ko yan siya mapansin kung minsan hindi ko siya mamalayan kung nandyan pala yan nakapuntira kasi minsan magawa yan ng bahay yung tabuuan na yan, yung bubuyog na yan sa lupa, nakadikit sa lupa. Pag naghagpas na po, hindi ko malayan lumipad sa aking luhan yun, sinutok agad yung aking mukha. Umiitim kaunti, yung umiitim kaming kaunti na yan, oh. Yan ay, ano, maliit pa siya, guys. Mga 3 or 5 pa ang laman. Hindi pa siya gaano kalaki. Ang dumi na ang kamay ko, guys, kasi nag-harvest kami ng kape. Schedule ng pag-harvest ng kape. Pero itong kamay ko, nasugatan kasi, ano, kasi yung dahon ng tiger grass malapit siya sa ano puno ng kape. Pag ano ko pagtapik ko nung ano nung dahon ng hybrid grass, itabi ko muna sana yung ano, itabi ko yung dahon ng tiger grass. Dabangga ito siya, ito ang resulta. Napakasakit guys, napakahapdi. Ito yung sinasabi ko guys na yung tiger grass dahon niya ay parang blade. Kaunti mo lang na sagasaan siya. Nasagad lang kaunti ng yung kamay, ayan, nasugatan niya pati yung mukha. Kaya talagang nag-iingat talaga ako pag nag-harvest ako ng Wallis Tiger. Close na close talaga yung buong katawan ko para ano, para hindi masugatan yung aking mukha at saka yung kamay. Ayan. Hindi schedule ng pag-harvest ng tiger grass, pero nasugatan ako. Biglang lang siyang nabangga, napadikit lang kaunti yung kamay ko sa dahon ng tiger grass. Eto na naman guys, nag-harvest ako na ngayon ng kape, tapos yung isang puno ang daming ano, daming lamigas. Ang tawag sa amin na lamigas ito ay tuwad-tuwad. Ang tuwad-tuwad, napaka masakit kung kumagat sa ating katawan, pero hindi siya namamaga. Ito, pinutol ko na lang yung kape kasi hindi ko siya makukuha. Hindi ko matatanggal yung kape. Ayan. Tapos, ngayon guys, sunugin ko ito para hindi siya dumami. Nakakapresyo kasi sa aming magsasaka. Ayan, dami sa kamay ko. Ayan o, ayan. Guys, ito na yung sinasabi ko palagi na kailangan mag-iingat kaming mga magsasaka. Kasi dito sa sakahan, minsan may maraming mga nakatira rin. Katulad nito ngayon, may tambubuan. Pag hindi ko ito na pansin, kung hindi ko ito na pansin, at hindi ako naglibot-libot ito kanina, sigurado may tendency na lahat kami makagat nitong tabubuan kapag nalapitan namin na hindi namin namalayan habang nagha-harvest kami ng tiger grass. So itong tabubuan guys, susunugin namin ito ngayon kasi nakakaabala sa aming pagtrabaho dito sa farm. Hindi namin ma-harvest itong tiger grass kasi nga nakapalibot siya sa amin. Nandito ang tabubuan sa paligid namin. Nakaabala siya, nakakatakot kasi marami o magalaw maglipad sa akin, lapit-lapit sa akin. Panamihan mo pa ng apoy, ano ba yan? Basa yan eh! Guys,
Eh. Kangka mo ko. Dagdagan mo pa yan ng ano, ng bagdaba, ng ano, lukay. Yan. Ganyan, padamihan mo pa. Yan, yan, ituad pa. Ay nako, pagkasipyak, ang dami natin dito. May... Eto na guys. Simulan na ng kasama ko. Sunugin, natakot ako guys kasi nga. Habulin kami yan pag nasipyak yan. Pag hindi nasintro yung bunganga ng tamubuan, talagang takbok-takbok kayo guys. Welcome to the Team Spy. Ayusin mo nga yan, baka ano, baka masipyak yan, ay pasigahin mo pa ng mabuti. Eto na guys, nag-aso na, lumaglog na guys. Palungan na lang. Eh, di tagok na na. Bukod ko natin. Niya kita. Okay lang. Okay lang? Dagan kay. Te. Pasensya na po kayo kasi nakakabala talaga siya sa amin. Yan guys, makapatay yan guys. Yes guys, makapatay yeah. Ito. Yan yeah, baba. Siguro baba. Ay, tando guys. Yan guys, patay na siya guys. Patay na siya guys. Yan. Magdagan din daw guys, hapa daw, hapa, hapa guys, gukod me. Nang hapa me guys, gukod me guys. Ang tiguan guys, tigsunog, gukod. Oh my god, hapa, ang, hapa daw guys, hapa daw. Hapa na itirada ani guys, pag ano, pag na yan. Hindi na kita. Apa guys, apa guys? Lah. Wala na sunog, wala na sunog. Sipyak kasi. Ayan, nagkalat na. Paano na to? Para mapatay na tayo guys. Guys, sipyak tayo guys. Dahan-dahan lang magdapa guys. Dahan-dahan lang magapang guys. Nandyan na sila. Oh my god, nasipyak guys. Ayan, nakagulo sila. Naduslak, manggod. Ayan, papa. Ito na guys, nakuha na namin guys. Yan, ito. Ito na yung tinakbuhan namin kanina. Ayan, ayan, oh. Eto, pag hindi namin ito nakita at hindi namin nasunog, ay sigurado mang labak niya mong naong pinakan. Yan. Daming mga ano, oh. Makain ba yan? Makain ba to? Hindi na? Makain ba to? Kainin natin to. Pangit naman ang katawan niya, oh. Oh, saan ito? Pera? Saan ka pera? Oh, eh, nako, nakakaano siya, oh. Eh, bulod man, eh. Ganito pala ito. Ang iba, kinakain ito. Pero ako, hindi ko kaya ito kainin kasi na, ano ako, nahihilo. Namumula yung aking katawan. Yung iba, ginawang pulutan. Sarap ba to? Ito na, ito na, ito na, oh. Ito na yung mga mother nila, oh. Mother. Yan. Mother's at pinda. Wala pang father dyan. May father ba? Hanapin mo yung father dyan. Baka nandyan si father. Si mother lang to, at saka si baby, oh. Patensya na, guys. Hindi namin pwede siyang... Hayaan lang nandito kasi nakakaabala ito sa amin. Ang ano nito, ang rabies nito, nakakapatay rin. Lahat, madami kaming binamantayan dito guys sa aming farm.
yung mga ahas na makamandag, yung tinatawag na diamond snake or king cobra. Nandito yan sa paligid namin, guys, kaya ano kami, kumpleto kami nagmamisid sa paligid namin. Nakakabala kasi palagi kaming nalilingon-lingon sa ano namin, sa likod at sa kaharapan, kahit saan. Nakakabala sa trabaho yung may mga insekto, may mga ahas na umuuso, kay uso ngayon na lumalabas sa paligid. Ano ba to? Guys, mga katimspay, makulimlim na at saka may taligsik. Itong tiger, bulaklak ng tiger grass, hindi ito pwede mabasa ng ulan dito sa area. Itong bulaklak ng tiger grass, hindi ito pwede mabasa ng ulan dito sa area, kahit kasi kahit ganito lang kaliit, hindi mo ito kaya kakayanin bitbitin, kasi mabigat, malakas mag-absorb ng tubig ito. Kumbaga, yung tubig na mababasa ito ng tubig, sisip-sip ito sa mga bulaklak dito, sa bulaklak ng tiger grass. Kaya kailangan namin itong hahakutin ngayon dito doon sa kalsada. Nakakapagod, guys, kasi bis-bisan ko tumakbo ako kasi umulan na, mataliksik na, baka hindi namin ito kakayanin mamaya. Mabigat masyado, baka maiwan namin ito sa area kapag naabutan ito ng malakas na ulan. Nakapagod, guys. Hingal na hingal ako. Hindi pa naman plain yung aming dadaanan. Medyo bakilid. Magsimula na kaming maghakot ngayon, guys, kasi makulimlim na. Itong bulaklak ng tiger grass, hindi ito pwede mabasa ng ulan na dito sa area. Kasi ito yung bulaklak niya, malakas mag-absorb ng tubig. Mabigat na ito kapag mabutan ng ila ulan. Hindi na namin kakayanin pag pas-an-ani. Kapuya, oy. Kapoy kay, guys, kay nagdagandagan ko ba yan, abutan lang gihapon ko nila, napsan gihapon ko nila. Lubog na kayong langit, guys, na itom ng langit, tapos may sabay taligsik na. Pag mabutan ni ulan ani, siguradong mabilin sa area ang among tiger grass flower. Kapoy kay, guys. Ayun na, Miss Calzada, guys. Guys, mga katimspay, makulimlim na at saka may taligsik. Itong tiger, bulaklak ng tiger grass, hindi ito pwede mabasa ng ulan dito sa area. Itong bulaklak ng tiger grass, hindi ito pwede mabasa ng ulan dito sa area, kahit ganito lang kaliit, hindi mo ito kaya kakayanin bitbitin, kasi mabigat, malakas mag-absorb ng tubig ito. Kumbaga, yung tubig na mababasa ito ng tubig, sisip-sip ito sa mga bulaklak dito, sa bulaklak ng tiger grass. Kaya kailangan namin itong hahakutin ngayon dito doon sa kalsada. Nakakapagod, guys, kasi bis-bisan ko tumakbo ako kasi umulan na, mataliksik na, baka hindi namin ito kakayanin mamaya. Mabigat masyado, baka maiwan namin ito sa area kapag naabutan ito ng malakas na ulan. Nakapagod, guys. Hingal na hingal ako. Hindi pa naman plain yung aming dadaanan. Medyo bakilid. Bagong harvest namin. Ito yung mga bagong harvest namin. Nabasa din ng ulan.
walang kalalagyan ng aming mga gawain sa pagsasakop. Kaya yan. Timing naman kasi guys na umuulan. Kaya dito lang ako sa bahay para makasikaso ko yung mga walis tambo na nagkalat lang dito. Masyadong makulimlim. Guys, medyo makulimlim ang panahon at saka may dalang kaunting ulan. Nandito muna ako sa bahay guys. Sikasuhin ko muna itong aking mga walis tambo na na-harvest. Yan guys. Tatalian ko ito. Pala itong walis tambo guys, hindi pwede itong mabasa ng ulan palagi. Itong na dry na walis tambo kasi maging marupok ito pag palagi siyang nabasa ng ulan. Okay lang kung isang beses yung hindi mo makukuha sa pagbibilad kasi nandun ka sa ibang trabaho. Yan. Kaya yung pina-harvest namin na mga walis tambo, ano ko ngayon ito, bigyan ko ng panahon na tatalian ko pa upang malagay doon sa kabilang, sa lumang bahay namin. Yan guys, huwag kayong mag-alala guys yung nagtatanong kung paano nga ba tapusin ang walis. Ipapakita ko yan lahat sa inyo kasi marunong akong gumawa ng walis tambo, sanay ako dyan. Kaya ko yan, kahit isang daang dosina pa, kaya ko yung gawin. Yan. Yung kaunting ulan, medyo lumalakas na. Yan. Yung iba namin mga tiger grass na ano, tahiti. Tahiti pala yan guys, sa Bisaya. Tahiti. Dami ko pang harvestin guys, hindi pa ako nakabuha ng kalahati. Tatalian ko yung mga walis tambo kong harvest na mga dry na. Ito ang nagigitin ko guys. Medyo ano yung akumukha, medyo para namamagahan. Tulog na tulog. Saka kapagod araw-araw na sa trabaho. Thank you.
hindi ako allergic sa mga ano, sa mga damo-damo katulad nitong tiger grass. Napakakati kaya ito. Tingnan niyo yung aking kamay, hindi makikita. Yan oh, may nang ano, hindi kasi makikita eh na ano na siya. Yung gumaling na siya, pero yung bago pa ito, grabe, namula-pula. Kapal masyado, pero hindi ko siya na pinuhan. Pero next, pag mangyari yung magkakati yung katawan ko, yung breast pa yung ano niya, yung mga kati-kati, ipakita ko sa inyo para makasabi, para maisip ko talaga na makati nga pala tong tiger grass. Guys, matapos ko na natalian yung mga walis tambo. Yan, na-arrange na siya. Maganda na siyang tingnan. Kasi nagkalat-kalat dyan sa mga tabi-tabi. Tulad kanina, nagkarat dito sa lupa. Ayan. Itong walis, guys, dito pwedeng matagal, mabasa ng ulan ng matagal yung nakabalad sa tubig. Pag marupok na ito, hindi na ito magamit, itatapon na. So, sayang lang yung pinaghirapan natin. Kaya, pag ano talaga, nag-harvest ng walis, napatayo ito ng maayos. At sobrang dami ng aking ginagawa, yan. Lalagay lang na hindi naka-arrange. Basta lang naka-tayo lang yan